So punta naman po tayo sa tinatawag natin na shock. Okay po. Ang shock po ay nangyayari kapag ka po hindi po nasusuplayan ng dugo na may kasamang oxygen ang ating pong mga vital organs. Lalo na po ang ating pong heart, lungs at ang ating pong brain. Okay? Kaya po tayo nagkakaroon ng shock. Ang isa po sa number one cause kung bakit po tayo nagkakaroon ng shock ay pagka po ang pasyente po ay hindi po naampat ang pagdurugo. Okay? So isa po yun sa leading cause kung bakit na nagkakaroon ng shock ang pasyente. At pag ang pasyente po ay nagkaroon ng shock, ito po yung tinatawag natin na mga irreversible na po shock. Ibig sabihin, pagka tumungtong na sa shock stage yung patient natin, ano na po yung palala na yung pasyente po natin. Okay, so irreversible na po yung mangyayari sa pasyente natin. Okay, next. So sa taong nagkakaroon ng shock, may dalawa pong response ang katawan natin. Unang-una, meron na po tayong tinatawag yan na sa mga early stage, meron po tayong tinatawag yan na mga compensated. Okay, or early stage ng shock natin, nagko-compensate pa po yung katawan natin. Ibig sabihin po nito, no, ang pasyente po natin ay ano po, nagko-cop up pa siya or lumalaban pa siya doon sa blood loss na nangyayari po sa kanya. Okay, so yun po yung tinatawag natin na early stage or nagko-compensate po yung patient po natin. Okay. At meron naman po tayong tinatawag na late stage. Okay? So sa late stage naman po, ito yung tinatawag natin na decompensated. Ibig sabihin, hindi na po kayang hindi na kayang i-compensate or hindi na kaya ng katawan natin yung severe na blood loss na nangyayari po sa kanya. Kaya po yun po yung tinatawag natin na late stage. Ano po ang makikita natin sa early at saka sa late stage? Sa early, dahil lumalaban pa yung katawan, kaya pa niya mag-adapt, okay? Lahat po yung pataas. Mataas ang BP ng pasyente, mabilis ang tibok ng puso, mabilis ang kanyang paghinga. Ang pasyente dito ay may malay, pamaaring may malay pa, pero siya ay balisa, agitated po ang pasyente natin. Sa late stage, dito po, dahil hindi na kayang lumaban at mag-adapt ng katawan, decreasing na po siya, pababa na po siya. Ibig sabihin, bumababa na yung BP, mabagal na yung paghinga, mabagal na rin yung pagtibok ng puso ng pasyente, at dito po, maaaring walang malay na po yung ating pong mga pasyente. Okay, so yan po yung dalawang response ng ating pong katawan kapag ka meron pong shock. Okay, next. So ano-ano po ang first aid natin or ano po ang management natin for your shock? Unang-una, syempre, ang isa sa pinaka-importante po dyan ay makontrol po natin yung bleeding, lalo na po yung severe bleeding na na-experience po nung patient natin. Okay, so that is the number one important na gagawin natin sa pasyente. Okay, ano pa po? So syempre, dapat tawag tayo ng ambulance, tawag tayo ng tulong, ano po. And then ano pa, siguraduhin natin na normal yung hinga, yung paghinga ng pasyente natin sa pamamagitan ng maaari po natin na luwagan. Kung masikip man po yung belt niya, okay, maaari po nating luwagan po ito. Okay, ano pa, maaari din natin palayuin yung mga bystander para merong sariwang hangin na nakukuha ang pasyente po natin. At kailangan, at maaari din po natin na kumutan yung pasyente natin para ma-normalize yung kanilang body temperature. At ang isa pa po sa mga bagay na dapat natin gawin ay huwag po natin paiinumin ng kahit ano ang pasyente or bibigyan ng pagkain. Okay po? So yun po yung huwag po natin na gagawin. Okay. Magandang araw po, Lifesavers. Hinati-hati po namin into bite-sized video ang ating first aid training para lahat po tayo ay makapanood at matuto ng first aid. Tumutok lang sa aming YouTube channel for more first aid videos. Manatiling ligtas, Lifesavers!